Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito, tayo na naman po ay may panibagong video na tatalakayin. Akin pong ibabahagi sa inyo ang isang napakahalaga at napaka-importanting bagay na dapat ninyong malaman, lalong-lalo na po sa pag-a-apply ng pintura. So sa panahon po na ito, marami po ang gumagamit po ng mga pang-waterproofing. So sa video po natin ito, akin pong ibabahagi sa inyo ang pintura na dapat po ninyong gamitin. At the same time po ay pwede nyo na rin pong gamitin, lalong-lalo na po sa mga exterior wall o ang mga dingding natin sa labas ng bahay. So bago po tayo magsimula, intruhan muna natin. So narito po tayo ngayon sa labas ng ating ginagawang project. Kung inyo pong makikita, yung wall po natin, magpipintura po tayo, no? So ito po, naka-primer na po siya. Latex primer po ang ating ginamit para sa ating exterior wall, no? Ito po mga kapatid, kung inyo pong mapapansin, kadalasan po sa pagpipintura po ng ating pader, ang nangyayari po ay gumagamit pa po tayo ng waterproofing. Tapos pagkatapos po natin siyang i-waterproofing, itong area sa labas, no, pa-primeran, tapos primeran, ang gagawin po, minamasilyahan pa, no, tapos saka pipinturahan. So, ang nangyayari, no, lumalaki yung gastos, paulit-ulit lang, lumalaki yung gastos. Pero may ibabahagi po ako sa inyong video, no, na sa video po na ito ay malaki po ang inyong matitipid, no. Ito po ay marami pa po sa mga kapatid po natin na hindi pa po nakakaalam sa ganitong klase ng proseso. So yun po ngayon ang ibabahagi ko sa inyo upang makasave kayo ng budget at the same time po mapapabilis ang inyong paggawa. So ito po mga kapatid, kung tatandaan nyo po yung kahalagahan po ng wall na may mga waterproofing. Ang number one po nito, may iwasan po natin ang pagtagas ng tubig magmula sa labas papunta sa loob ng bahay. At the same time po, may iwasan din po natin ang pagkabasa ng anumang gamit na nasa loob ng bahay, no? May iwasan po natin ang pagtulo, no? At the same time po, yung mga gamit na nandoon sa loob, yung mga pintura po, no, hindi po siya matutuklap kapag itong area po na to ay na-waterproofing na. Pero sa gagamitin po natin ngayon na pang waterproofing ay kasama na rin po ang magpipintura. So ngayon ipapakita ko po sa inyo. So ito po mga kapatid, ang pintura pong ito, no, ay napakaganda po nitong gamitin. No, alam niyo po kung paano. Lalong-lalo na po sa mga wall na mga nakarap, no, lalong-lalo na po yung mga naka-istuko, no, yung mga textured wall, no. Kasi po kapag ganun po ang inyong wall, hindi po siya gaano makinis. Yung ating pong pintura, ay kapit na kapit. Yan po kung inyo pong makikita, no. Yung iba po natin kasi mga kapatid, nagpapapintura lang po tapos nagwa-waterproofing pa ulit. So ang nangyayari, nadodoble po ang gastos, no? Paalala po sa pag-apply po ng ganitong klase ng pintura, no? Sa una niyo pong coating, sa una niyo pong pahid ng pintura ay puro po pa-straight lang, no? Huwag po yung pa ganun-ganon, huwag po pa ganyan-ganyan. Isang yung hagod niya po ay isang direction lang. So ipapakita ko po sa inyo. Ito po. Kung sa unang coating po ninyo ay puro pataas, no? Sa pangalawa po niya ay pahalang naman po. So ito, kung inyo pong makikita, kapag binalikan nyo po, natatanggal, no? So hindi po advisable na pabalik-balikin nyo po na ganun. Pero natural lang po yan, no? Sa pangalawang coating, bali matatakpan po yung mga na yan po, yung mga nagpuputi-puti, matatakpan po yan, no? Paalala po mga kapatid, sa pagpipintura po ng ganitong klase ng wall, sisiguraduhin nyo po na wala na pong matitirang mga butas po, kagaya po nito, no, yung mga butas-butas po na yan, ayan po,
siguraduhin nyo po yan na sa pangalawang coating nyo po ay matatakpan na po yan. Kasi once na hindi nyo po natakpan yan, yan po papasok ang tubig. So tatagas pa rin po yan sa loob. So ito po ngayon mga kapatid, no, tapos na tayong mag-apply ng ating first coat. Ayan. Kung inyo pong makikita, no, sa ating video na nakapaglagay na tayo ng first coat. Yun sa mga laylayan, no, yun nandun po yun sa baba. Kung inyong mapapansin, eh, hindi po natin yan pininturan kasi yung area po na yan ay flashing. So yero na po yan. So ang dapat ipang pipintura natin dyan ay pintura naman po sa yero. Maghihintay lang po tayo ng 2-3 oras para po sa ating second coat. Ayan po. Yun pong makikita, no, hindi po kaano naming pinakinis yung wall para sigurado po kami ng aming pintura na ipapahid ay talagang kapit na kapit po siya. No? Minsan po kasi kapag masyadong makinis yung wall natin sa labas, ang nangyayari po ay lumulobo at natutuklap yung pintura kasi po hindi po siya kumapit ng maayos. Ngayon po mga kapatid, akin po ibabahagi sa inyo kung bakit nasabi ko po na maganda ang pinturang ito para sa labas at the same time po ay para po sa ating pang waterproofing. Yung ganito pong klase ng pintura, no, ang isa po sa pinakamagandang katangian po ng ganyang klase ng pintura ay nag-i-expand po siya. So tayo po, alam po natin na ang ating konkreto, ang ating mga pader, kapag oras po ng tag-init, yan po ay umiimpis. Pagdating naman po ng tag-ulan, yan naman po ay lumulobo. So, lahat po ng klase ng mga pader ay ganyan po ang kanyang karakteristik. So, napakahalaga po na ang pintura na ginagamit po natin sa ating pader ay elastic at nag-i-expand. Ano po ba kahalagahan nun? Kasi, once na ang mga wall natin ay nag-expand, tapos yung ating pintura na inilagay dyan ay hindi elastic o hindi rin siya nag-i-expand, ang mangyayari niyan ay magkakaroon siya ng hairline crack. So ngayon, pag once na nagkaroon po yan ng hairline crack, magbibitak-bitak po ang wall, no? Pag nagbitak ang wall tapos ang inyong pintura ay hindi po yan nag-i-expand, ang mangyayari magbibitak din po ang pintura, so mapupunit. So once na napunit yan, dyan na po papasok ang tubig. So tayo po, no, ito po ang ginagamit natin dun sa mga kapatid po natin na nagtatanong ano daw po ba ang pintura na magandang gamitin, lalong-lalo na po sa exterior wall. So, akin na pong i-reveal ngayon, ang ating pong pinturang ginamit ngayon ay elastomeric paint. So, yun po, no, yan po ang isa sa kahalagahan po ng elastomeric paint. Unang-una po ay napapabilis ang inyong gawa, hindi na po nagdodoble-doble, no. Hindi nyo na kailangan pang mag-waterproofing kasi po yung pintura po na inyong ginamit ay may waterproofing na. No? Pangalawa, yung kagandahan ng ganitong klase ng pintura ay nag-i-expand. No? Pag nag-i-expand po ang pintura, no, ulitin ko po, hindi po siya nagkakaroon ng crack. Pag wala pong crack, wala pong dadaanan ng tubig. No? Pangalawa po, ang isa po sa kagandahan nito, pwede po siya sa makinis. Pero mas maganda po siya kapag medyo magaspang ang wall sa labas para kapit na kapit po ang ating pintura.
So ito po ngayon mga kapatid, tapos na po tayo ng ating second coat, no? Nakapagpintura na po tayo ng ating wall sa labas, no? At the same time po, naisabay na rin po natin ang pag-waterproofing. So sa madalit sabi, nakatipid po tayo sa materials at the same time nakatipid din po tayo sa ating labor cost. At ngayon mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating video. Dalangin po ng inyong kapatid na ang video ito ay nakatulong lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nagtatanong ano ba ang magandang pintura sa ating mga exterior wall o ating mga wall sa labas, no? At the same time po, ano bang pintura na pwede natin gamitin kasabay po ng waterproofing. Sa muli, ito po ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.